Okay guys, welcome to my YouTube channel. At sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang limang uri ng commemorative coins. At talaga namang ito ay nagka-collector value na, na umabot nga sa 3,500 hanggang 5,000 pesos ang kada piraso nito. Okay guys, this is usapang barya. At kung interesado ka talaga sa mga ganitong bagay ay tapusin mo ang video na to para malaman mo ang buong impormasyon at buong detalye. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang limang uri ng commemorative coins na nagkaroon na ng halaga. At syempre mga kapatid, kung bago lang po kayo dito sa ating YouTube channel at kung trip mo ang mga ganitong usapan ay huwag mong kakalimutan i-like at i-subscribe yan. At syempre i-hit mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa mga collector value price ng ating mga barya. Maraming salamat po. Okay guys, bago natin ito simulan, gusto ko lang magpasalamat po sa lahat ng ating mga kolektor na nakasubaybay at sa lahat ng creator na nakasuporta dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik, mabuhay po kayo. Ayan, at simulan na natin mga kapatid. Okay, alam nyo ba mga kapatid na ang baryang ito ay umiikot pa sa ating sirkulasyon at kadalasan ay ginagamit pa natin ang mga baryang ito. Hindi lang alam ng iba na ito ay may collector value na at talaga namang ito ay kinokolekta na ng ating mga kolektor. Ang mga baryang ito mga kapatid ay tinawag nga na commemorative coin at ang mga baryang ito ay ginawa bilang paggunita at pagrespeto sa ating mga dating pangulo o bayani ng Pilipinas. Kaya naman ang ating mga kapatid na kolektor ay hindi nagpahuli na kolektahin ang mga ganitong klaseng barya. At ang mga baryang ito ay agad-agad nilang pinagpilian at kinolekta at kinuha nila yung mga baryang may magagandang kondisyon. At yung iba nga dito ay patuloy pa rin nilang hinahanap. Dahilan nga nakokonti lamang ang mintage o piraso na ginawa ang Bangko Sentral sa mga baryang ito. At ang baryang ito mga kapatid ay ang 5 peso 50th anniversary commemorative coin na may nakalagay na Leyte Gulf Landing. Uulitin ko mga kapatid ha, 50th anniversary. Ayan mga kapatid, ang baryang ito ay ginawa noong 1994 na taon at ang baryang ito ay may 7,800 lamang na piraso dito sa ating bansa at kaya naman kukunti lang ang nakakahawak at nakakita ng mga ganitong klaseng barya. Kaya naman ang ating mga kapatid na kolektor ay nabahala na baka sila ay hindi makahawak ng mga ganitong klaseng barya dahil nga kukunti lamang ang ginawa ng Bangko Sentral sa baryang ito. Kaya naman ang kolektor value nito mga kapatid ay umabot na nga sa 3,500 hanggang 5,000 pesos ang kada piraso nito. Kaya naman kung isa ka sa makakakita ng baryang ito ay ingatan mo at itago mo ng mabuti dahil ang baryang yan mga kapatid ay may collector value na libo-libo ang halaga. Ayan mga kapatid, gusto ko lang ulitin sa inyo na ang baryang 5 piso na may halaga na 3,500 hanggang 5,000 ay may nakalagay na 50th anniversary mga kapatid dahil po may isa pong 5 piso na Leyte Gulf Landing na may 70th anniversary naman ang nakatatak sa kanya. Ayan po mga kapatid, samantalang may iilan na commemorative coins na nagkaroon na rin ng halaga o collector value. At ito nga, at ang isa nga dito mga kapatid ay ang Juan Luna na 10 pesos na may 150th anniversary naman at bilang pagsulubong sa ating bayani na si Juan Luna ay ginawan siya ng commemorative coins ng ating Bangko Sentral noong 2014. Ayan, at ang baryang ito mga kapatid ay umiikot pa sa ating sirkulasyon at ito ay marami pa at nagkalat pa dito sa ating bansa. Kaya naman ang collector value nito mga kapatid ay umabot lamang sa 20 pesos hanggang 30 pesos ang kada piraso. Kapag maganda ang
kondisyon ng inyong barya. Samantalang mga kapatid, ang 10 piso na si Apolinario Mabini na may 150 taon anibersaryo din ng kanyang paggunita ay binigyan na rin ng collector value ng ating mga collector. At itong baryang ito ay ang kukumpleto rin sa kanilang mga 10 piso na kinokolekta, dahil nga hindi makukumpleto ang mga 10 piso kung wala ang mga ganitong klaseng commemorative coins. At isa ito sa mga kinokolekta na ng ating mga kolektor at pinagpilian na rin ng ating mga kolektor. At ang baryang ito mga kapatid ay may kolektor value din na umabot sa 20 pesos hanggang 30 pesos ang kada piraso. Kapag naman uncirculated or almost uncirculated ang barya ninyo na commemorative coins ay aabot po ng 50 pesos ang kada piraso. Ayan mga kapatid, kung makakakita ka man ng mga ganitong barya na magaganda ang klase ay itabi mo at ingatan at huwag mong pababayaang magasgasan, dahil ang mga baryang yan ay tumataas pa po ang halaga o value. Ayan mga kapatid, at ang pang-apat nating commemorative coins na nagkaroon na nga ng collector value ay ang 5 piso na bagong bayani. Ayan, at ang baryang ito ay umiikot pa sa ating sirkulasyon at kadalasan nakikita pa natin sa ating mga barya. At ang baryang ito mga kapatid ay binigyan na rin ng ating mga kolektor ng kolektor value na umabot nga sa 20 pesos hanggang 50 pesos ang kada piraso ng barya kapag may uncirculated or almost uncirculated ang baryang ito. Ayan, mapunta tayo sa panglimang commemorative coins na 5 peso Leyte Gold Landing na may 78th anniversary. Ayan mga kapatid, ang baryang ito ay ginawa po noong 2014 at may nakalagay nga po dito na Leyte Gold Landing na 78th anniversary. Ang baryang ito mga kapatid ay ginawa bilang paggunita sa General ng Amerika na si General Douglas MacArthur. Ayan mga kapatid, ang baryang ito ay patuloy pong umiikot sa ating sirkulasyon at kadalasan ito po ay ating natatanggap sa pagsusukli ng iba o pagbabayad. At kaya naman itong baryang ito ay binigyan na ng collector value ng ating mga kolektor, dahil nga ang baryang ito ay isa sa pinakamakasaysay dito sa ating bansa. Dahil nung mga panahong may gera mga kapatid ay pinangako po ni General Douglas MacArthur na siya ay magbabalik upang tulungan sa bakbakan ang ating mga sundalong Pilipino. At ang pangako ni General Douglas MacArthur ay kanyang tinupad at sila po ay sinalubong ng ating mga sundalong Pilipino sa Leyte Gulf Landing. Ayan mga kapatid, at ang collector value po nito ay pumapalo po sa 20 pesos hanggang 50 pesos ang kada piraso sa ngayon mga kapatid. At kung proof coin naman mga kapatid ay aabot po ng 100 hanggang 150 pesos ang kada piraso at makakabili po tayo niyan sa online market. Ayan. Sana mga kapatid ay natutunan nyo at nakapulot kayo ng kaalaman dito sa ating YouTube channel. At syempre mga kapatid, nagpapasalamat ako sa walang sawang pagsuporta nyo. At sana mga kapatid ay huwag nyo kakalimutan mag-like and subscribe. At i-hit nyo yung notification bell para ma-update ko kayo sa lahat ng bagong videos na ina-upload namin. Maraming salamat po mga kapatid. God bless, good vibes, and syempre, peace out.